isa ka ba sa mga kabataan na gusto na ihinto at itigil ang kanilang online class? Isa ka ba sa mga kabataan na gusto nang bumalik sa normal ang kanilang buhay para makapagbanding sa kanilang mga kaibigan? Isa ka ba sa mga kabataan na babagot na sa bahay? At isa ka ba sa mga kabataan walang enough na kagamitan para magawa ang kanilang online class? Kung isa ka sa kanila, this story is for you. Entitled, I Wanna Begin My Online Class. Simula pa lang ng online classes, I wanna drop na. It isn't healthy for my mental health. Mga proofs, naglalabanan sa padamihan ng mga assignments at readings. Kasi, nasa bahay lang naman kami. Simula pa lang, napakadami na. Ang daming nagsasabi na marami daw advantages ang online classes. Pero ba't wala akong makita? Puro readings and assignments, ba't wala nga akong PC, laptop, or maayos na phone man lang. Ang hirap gumawa ng documents sa phone. Ang hirap magbasa ng napakaraming readings sa phone. I was able to accomplish my assignments and readings noon dahil nagko-computer shop ako almost every day. Pero ngayon, wala. So I have to stick with my phone. Sa Zoom pa lang and other online meeting platforms, hirap na ako dahil napakahina ng sound sa phone and laging naglalag. Walang pera ang family ko to buy laptop or PC. Nagawa ko lang mag-enroll dahil sa scholarship ko. Hindi na need bumiyahe papunta sa school, prepaid oras at pamasahe. Kasi nasa bahay lang. School was my escape from my family. Laging may family problem, so I love going to school and hanging out with my friends. Kasi yun yung nagiging stress reliever ko. E ngayon, yung family at school problems ko nagsabay na. Kasi paano na ako? Simula pa lang, it isn't healthy na. I'm just being too weak. Sorry, I don't know, pero di ko na talaga kinaya. I know other students have harder situations than me. Pero right now, I just wanna quit. I wanna drop and enroll na lang after pandemic. But mawawala scholarship ko. Mas mahihirapan lalo ang family ko instead na wala na sana silang babayaran. I wanna quit for my mental health pero ayaw ko lang mahirapan ang aking mga magulang. Di ko na alam ang gagawin ko. Ano? From College of Arts and Science, Batch 2023. So ngayon, babasahin natin yung mga positive comments na nandito because this transition is not to end. Hindi ko intention na i-discourage kayo to quit your online class but to encourage you na tapusin natin ang laban na ito. From Lilani Palisok Armado, I feel you were in the same situation sis. I don't have laptop and PC. But I don't think giving up is the best way to escape to all of your problems. Just trust in God and He provides all of your needs. Keep fighting. From Just Vivian Primalte, just like me, I don't have the gadget to use for online class. I am just borrowing my nephew's tablet from his ninong's gift to comply all the assignments and activities that our professor had given to us. I badly want to drop all the subjects that I enrolled this semester. I want to stop, but I can't do. My family will get disappointed. I am so tired physically and mentally. Mahirap maging mahirap, pero kailangan natin lumaban. From Karina Balmores, shift your perception towards your situations. There's always a brighter side, dear. I can give a helping hand if you need. I don't know who you are, but if you need help, you can DM me with the help of UAE Secret Files. Admin, be you blessed with a more courageous heart, laban lang
Kaya nga wired tayo eh. Prove everyone na may dugong mandirig makaka. Been there than that, and I know you can do it, same as me before. From current worldliness, do not lose hope. You may be struggling right now, but you will overcome too soon. Too soon. Nasa adjustment period ka pa lang, that's why you feel like it's getting harder and harder. God will provide everything you need. Just trust the process. Many are now battling facing with this pandemic and no one is excused. You can and you always can. Pray and God bless. Comment from John Fel Ramos Habuena. Gusto mo lang sabihin na we are really welcome to feel this. It is difficult nowadays to separate our personal life at yung academic life. You can't freaking get away with it. Hanggat maaari, handle with your own peace. Nakakalungkot na tayo ang mag-adjust sa sistema at hindi ang sistema ang mag-adjust sa atin. I'm appreciate lang, so take that up there with a grain of salt. You are not alone, but you also deserve more. Para sa akin, guys, whatever the situation is, kung ano man yung pinagdaanan nating lahat ngayon, alam ko at alam natin lahat na hindi ito panghabang buhay, na may katapusan ito, na darating din yung araw na matatapos ang lahat ng hirap at maalala na lang natin na thanks to God, hindi tayo sumuko. So, wag nating hayaan na in the future yung sasabihin natin sa sarili natin. Sana hindi ako sumuko. So, hindi dapat yun. Sana in the future yung sasabihin natin, thanks God, hindi ako sumuko. Kasi nagbubunga din lahat ng pinaghirapan ko. So, I just want to say, Sander, kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, kung naririnig mo man to, pagbasa ko sa confession mo, sana huwag kang sumuko, laban lang at hindi ka nag-iisa. Kaya natin ang laban na ito. So guys, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Good evening everyone, and thank you for listening. God bless you all and laban lang.